Hello, good evening, folks. Today, I'm going to do a narrative about my experience. This is about my coming to America. I hope you like this narrative. This is a reality, not a fiction, but a real story. This is how it goes. Coming to America was a big problem to me. When the flight details arrived, I was so worried. I don't know if I can make it to come here to America. Di ko alam kung pakakapunta ko dito sa America. Bakit? Kasi takot po ako sa heights. Takot ako sa flying. Yung lumilipad na aeroplano. Takot ako sa closed spaces. Diba? Sarado-sarado yung aeroplano. Kaya ang dami kong phobia. Pero sa tinagal-tagal ng panahon, matagal na sana ako nandito sa Amerika, ay dahil nga sa mga phobia ko na yan, sabi ko sana ko, saka na lang. Saka na lang, puro saka na lang. That was 2002 nung my son tried to petition me. Pero sabi ko, saka na lang anak. So, it took 15 years. 15 years pa hinintay ko. Bakit? 2017 kami nagkaroon ng flight. That was 2017. So, after 15 years. Kaya, ang ginawa ko, bago dumating yung araw na yun, nagbasa ng mga aklat, mga libro, maraming libro tungkol sa mind conditioning. Na kailangan i-condition mo yung utak mo. Kung mayroon kang gustong gawin, inisip ko, siguro pwede ito. Pwede kong gawin ito. And ito po ang nangyari. Nang dumating yung oras na ng biyahe namin, pupunta na sa airport, sumakay na sa aeroplano, take off na, umakyat na aeroplano. Alam mo, nilagay ko sa isip ko, tuwing tataas yung aeroplano sa isang altitude, sabi ko, second floor. Isip ko, mga 20-story building, gano'n. Pag tumaas ulit, third floor, nagbibili ako. Third floor, fourth floor, fifth floor, sixth floor, seventh floor, eighth floor. tapos hanggang dumating na sa the right altitude. Yung tamang-tama ng kwan niya, altitude niya. Hindi ko tinitingnan yung monitor. Ayaw ko tumingin sa monitor. Sabi niya yung asawa ko, tingnan mo kung gano'n kataas tayo. I don't want to see that monitor. Sabi ko, ayaw ko tingnan yung monitor. Matatakot ako. Pagka yung aeroplano, makadaan sa clouds ba? Gano'n. Parang inisip ko na naman, ay, karag-karag na kalsada, yung bako-bakong kalsada, inilagay ko naman sa isip ko, nakasakay ako sa Victory Liner, na yung kalsada, bako-bako. Ay, sabi ko, dumadaan sa bako-bakong kalsada. Adi, tapos na naman yun. Tapos na naman, nung nandun ako sa restroom, yung restroom nandun sa dulo ng aeroplano.
nandoon kami nakaupo, malapit sa restroom, doon kami sa buntot eh. Doon ang pinili ko, yung malapit sa restroom. Tama-tama, nasa restroom ako. Uy, nag-swing naman, nag-swing. Nakaupo ako sa, andun ako sa restroom. Umupo ako, nilagay ko naman sa isip ko, ay, ang sarap matulog, dinuduyan ako. Sabi ko, nakapikit akong ganun. Ay, dinuduyan ako ng aeroplano. Ay, hindi pala aeroplano. Sabi ko lang, ay, sarap. Sarap naman, nagduyan. Para akong inaantok. Sabi ko. Ang nangyari, tuloy, nung, hindi ako naka, ano, hindi ako nakalabas dun sa restroom. Tapos, dumating na pala kami dun sa destination namin. May kumatok sa restroom. Ano? Pagtingin ko, ako na lang ang pasahero dun sa loob na aeroplano. Eh, saan na napunta yung pasahero? Nakababa na pala silang lahat. Ako na lang naiwan sa restroom. Oh, what are you doing here in this restroom? Oh, because I cannot open this because it's swinging. Sabi ko, I don't know. It's bumaba na pala. Ano lang ko na? Bumaba na aeroplano pala. Ano na yung term doon? Imorelos. Kalimutan ko na. Yung pala, nakababa na lahat yung pasahero. Ako na lang natira doon sa restroom. Pinahanap ako ngayon ng asawa ko. Nawawala. Kaya dinatok nila sa, dinatok nila yung restroom. Oh. Yun. Natapos ang biyahe. Nakarating ako sa LA na nawala. Nawala yung nervyos ko. Dahil yung utak ko, kinondisyon ko. Ay kung hindi ko kinondisyon yung utak ko, baka maghuhulag po sa ko doon, manginginig ako doon, baka magsisigaw ako. Paano gagawin ko? Kaya, yun po ang istorya ng coming to America ni Leila Barrera. Nakakatuwang kwento, pero it's a reality. Tunay pong nangyari sa akin yan. Kaya nakapunta ko rito sa wakas. After 15 years of gaining my courage to ride an airplane because of my fear of phobia, of heights, of flying, of closed spaces, ang dami-dami kong phobia. yun na lang ang tangi kong ginawa. So, God bless me. Binigyan niya rin ako ng lakas. God's will, yun ang tinatawag na is, if it is God's will, it will be done. Ayan. Talagang, yun ang ng Diyos. Kalooban ng Diyos, yung pagpunta namin dito sa Amerika. Bakit ka mo? 79 years old na ako nandito, yung asawa ko, 79 nga ba ako dumating dito? 79. Asawa ko naman, 81 years old na noon. Matanda na. At wala na kaming pag-asa dito na pumunta rito sa Amerika dahil matanda na. Parang hopeless na ako. Hindi ko inaasahan. Pero if it is God's will, it is God's will really. Matutupad yun kong kalooban ng Diyos. So, praise the Lord. Thank you, Lord, for your blessings and mercy upon us. Ang masasabi ko lang po, kung ginusto ng Diyos, mangyayari yan. Mangyayari. Nagpaplano tayo, pero it is God who executes the plan. Tayo nagpaplano, hindi. Pero Diyos ang nag-re-realize ng mga plano mo na yan. Kung
kalooban niya. Oh, ito lang po masasabi ko. Thank you for listening to my story. I hope you like it. Thank you so much, everybody. God bless. And don't forget to like, subscribe, and give a comment to my videos. And one more thing, don't forget, click the notification bell for further uploads. Thank you, and God bless. Bye-bye. See you the next video. This is your host, Lila, or Lila, as you wish to call me. Bye-bye.